Yo, what's up ulit mga kagulong? G-Rider here. Welcome ulit sa isa na namang episode. Ngayong gabi, magpapalit naman tayo ng ating carburetor diaphragm. Shoutout ulit sa lahat ng membro ng Honda Beat Carb Nation at syempre sa lahat ng ating mga kagulong. RS lagi mga kagulong. So, huwag natin patagalin pa mga idol. Pakita ko sa inyo mga idol yung diaphragm na repair kit na nabili ko online. So, tara. So, ito siya mga idol, yung ating diaphragm repair kit. So, yung sa akin kasi, last na check ko kasi may butas na siya. So, yun yung suspect ko kung bakit ano humahago si Bitoy. Pagdating ng mga 40 kph pataas, yun, nagiging ano na, unstable yung ano niya, RPM. So, nag-research din ako about sa pwedeng sintomas ng butas na diaphragm. So ayun nga, pwedeng kahit maganda yung ano mo, yung compression ng motor mo, tapos napapandar mo naman ng ayos, tapos ang nagiging problema mo is yung kapag nagre-rev ka, mabagal. So ayun daw yung isang mga sintomas na pwedeng may butas yung ating diaphragm. So ang ating stock carburetor kasi ano siya, diaphragm para tong vacuum eh. Meron siyang ano, siya yung may needle din siya na kapag nagre-rev tayo, mababacuum siya, tapos bubuksan at lalabas yung gasolina dun sa ano, sa ating carburetor para ma-mix siya with air. So ayan, tingnan muna natin kung ano yung ano, laman nitong ating repair kit. So ito yung laman ng ating repair kit mga paps. So ito yung pinaka diaphragm kung tawagin, pero dun sa ating manual may ibang ano to, part name. So bawat isa sa kanila may designated na part name talaga at saka part number. So try kong hanapin yung aking ano, manual, para malagay ko din dito sa screen yung ano, yung bawat part number nila kapag bumili ka nung ano nito, nung genuine na diaphragm talaga. So genuine na diaphragm, medyo talaga pricey compared sa mga repair kit or aftermarket. So try natin tong aftermarket, which is Mokoto yung ano, Mokoto yung brand name niya. So dito yung ating ano, yung spring ito, nakalagay ito dito. Ayan. Diyan. Tapos meron din siyang needle, yung sinasabi ko sa inyo kanina. Then ito kasi yung mauuna, tapos nandito yung isang spring na maliit, ilalagay natin dito 'yan. Then kung tapos papatong natin yan dito. Tapos sa loob ng ano, ayan, ganun yung itsura niya. Ganun yung pagkakasunod niya. Sa loob niyan kasi, ayan, ang ating diaphragm. Kita niyo may tatlo siyang naka-embossed na ano, bakal. Siya yung ano, magiging magsisilbing lock nito. Itong plastic na screw na to, para ma-hold niya yung needle ng ayos. Tsaka yung ating spring na sa loob. So, ayan siya. Ganyan yung itsura ng ating diaphragm. To, so, ano lang to, aftermarket na repair kit. So, sana magtagal siya. So, hindi ko na masyadong i-detalye pa yung pagkababaklas natin dun sa ating mga fairings kasi meron na rin naman akong ano niyan, video niyan about sa pagtatanggal ng ating carburetor. Pero hindi na natin totally tatanggalin yung carburetor kasi kailangan lang natin is ano, yung ibabaw ng carburetor, yung pinaka-cover nun, matanggal natin. So, baklasin na natin at simulan natin palitan yung ating ano, damage na diaphragm. We'll be right back.
tanggal na natin yung mga bolts tsaka screw na dapat tanggalin. So tinanggal ko din yung ating CDI tsaka yung battery, kasi dun sa ilalim ng battery may dalawa pa dyang ano, ayan, bolts na 10 mm, tapos dito dalawa rin na 10 mm. Buksan ko rin yung ano, inalis ko na yung takip na ito dito para malabas natin yung ating mga wire na nasa loob, para totally natin matanggal na itong part na to. So tanggalin na natin. Ayan na mga idol, natanggal na natin yung pinaka U-box natin kasama yung upuan. So may access na tayo dun sa carburetor. So, sabi ko nga, hindi na natin kailangan ano, tanggalin pa ng buo yung carburetor, kasi yung diaphragm naman is nandito sa part na to. Tatanggalin lang natin tong dalawang allen bolts na to, at meron na tayong access dun sa ating diaphragm na papalitan. So simulan na natin. Simulan na nating tanggalin mga idol. So kung ang stock talaga nito, nitong dalawang allen bolts na to, is screw dapat talaga yan. So yung sa akin kasi, sa paglilinis ko ng carburetor, medyo nabilog na siya. So nakakita ako ng allen bolts na swap para dun sa isa-swap ko dun sa dalawang nabilog ko na screw. So kung stock pa yan, ang makikita nyo dyan is screw siya, hindi siya allen bolts. Tanggalin na natin. Hindi ko siya makahugot kasi ano, medyo nakaharang yung ating throttle cable. Sabakan nyo rin siya kasi may spring to eh. Yung pinakita ko sa inyo kanina yung spring. A few moments later. So ayan siya mga idol, yung ating papalitan na diaphragm. Tingnan nyo naman yung tsura ng ano ko, cover. Kikita nyo yung gaas. So hindi na maganda yung ano niya, pag vacuum niya. May nakakalusot na, kaya ganyan kadami yung gas sa cover. Kaya dapat talaga palitan na natin. Alisin natin tong spring. And then sinatin yung mismo papalitan natin na diaphragm. So ito siya mga paps. Yan ang ating lumang diaphragm na papalitan. So bago natin ikabit mga idol yung ating bagong diaphragm repair kit, tingnan muna natin yung ano, naging problem ng aking lumang diaphragm. So ito siya mga paps. So ayan, ganyan yung sinasabi kong itsura ng screw kapag nilagay na natin sa loob or naka-assemble na siya. So may needle din siya dito. Ayan o, tumatama pa nga yata yung needle niya sa ating ano, sa loob ng ating carburetor. Kasi may ano siya dito, parang gas-gas. So isa rin siguro yan sa isang naging factor kung bakit mahagok si Bitoy. So ayung sinasabi ko sa inyong butas, ayan mga paps, kung kita nyo yan o. Yan, kahit napakaliit niyan, malaki epekto niyan kapag nagre-rev tayo or nag-accelerate, kasi nakakapasok, nakakalpas dyan yung hangin, kaya hindi niya nababakyum ng maigi yung gaas natin pupunta dun sa ating ano, carburetor chamber. Yan, dalawa na yung butas niya mga paps. Ayan.
Yan yung naging problema ng ating lumang diaphragm. So, isa sa na-research ko about dito sa diaphragm. So, maybe ang naging sanhin ng pagkabutas niya is ang nakalagay kasi dun sa aking nabasa, mga paps, na research natin, is dapat kapag nilinis mo yung carburetor, hindi mo to isamang linisin or lagyan ng ating carburetor na panlinis ng carburetor. Kasi daw, magkakaroon din yun ng epekto. I think, tumitigas siya. So, paglaon, magkakaroon siya ng ng crack. Tapos, yun yung magiging sanhi ng butas. So, remind ko lang kayo about dun sa nabasa ko. Kapag naglinis kayo ng carburetor, so, huwag nyo itong isamang linisin. Punas-punasan nyo lang at set aside nyo sa tabi para hindi siya lumutong at magtagal yung ating diaphragm. So, ito yung ating ipapalit, mga paps. Compare muna natin siya. So, ayan. So, sa diameter, sa size, most same naman pati dun sa ating pinaka plastic part, goma na part pala. So ayan, almost same naman sila ng size. So disassembling muna natin yung yung ating lumang diaphragm. Ito yung sinasabi ko sa inyo kapag kapag binaw nyo siya, yung screw, alisin natin sa pagkakalak. Yun, kapag gumano na siya, pag iniikot nyo lang, malis na siya sa pagkakalak. Tapos pwede nyo alisin yung pinaka needle tsaka yung plastic na screw lock. Tapos yun yung sinasabi ko kanina, pinakita ko sa inyo dun sa ating repair kit na maliit na goma, dito nakalagay yun sa loob. Tapos susuksok natin dun. So, ganun siya assembling. So, huwag na natin patagalin. Palitan na natin ng bago. So, assemble ko na siya para isusuksok na lang natin siya dun sa ating carburetor. So ito na siya, mga idol, na-assemble na natin yung ating ipapalit na diaphragm repair kit. So kung makikita nyo, yung ginamit ko ulit na plastic screw na pang-lock is yung sa luma. Kasi yun yung mas maganda, yung kapit ng spring niya na maliit dun sa loob. So ayun yung ginamit ko. Tsaka stock siya, maganda siya. Tapos, pero yung needle, ang ginamit natin is yung kasama na sa ating repair kit. So sa spring, ito yung luma stock, tapos ito yung bago. Sa quality, syempre mas okay talaga yung ating stock na spring. So ito na lang din yung gamitin natin. Tsaka kita nyo, mas mahaba yung ating isang spring. So ayan, pero ang gamitin ko na lang din is yung ating stock na spring. So ayan siya, mga paps. Ikabit na natin and hopefully ito na yung sagot sa pagkawala nung hagok ni Bitoy. Tapos ito, mga paps, kung makikita nyo, itong excess na plus na rubber na to, itatapat mo lang siya doon. Yan, may korte naman siya kaya madaling tandaan. Ayusin muna natin.
So kapag ayos na yung pwesto niya mga pumps, pwede na niya ulit ilagay yung spring dito sa gitna. Tapos takpan na natin. Subukan ko tong bagong spring ang ilagay. Tapos takpan na natin yung kanyang cover. So may shape din to, itong pinaka cover. Yun lang din yung sundan nyo kung saan yung shape niya para tama yung pagkakalagay niya. Tapos nga pala mga paps, yung dulo ng spring is dito nyo siya ilalagay. So mga paps, hindi maganda yung ano, yung ating kasamang spring ng ating repair kit. So try na natin ulit ibalik yung sa stock. Tingnan nyo, mas ano siya, mas rigid siya compared dun sa repair kit. Buksan ko na lang din naman yung ano, ating motor. Sasabay ko ng palitan yung ating ano, air filter. So ito yung air filter nating luma. Aftermarket lang dito, mura lang. So effective din naman. Kung binili ko, aftermarket lang din yung Genrig. Pero okay naman siya. O, magtagal din. Halos mag isang taon na to. Isang taon na nga yata. So maganda rin naman yung filtering natin ngayon. So ayan, palitan na natin. So ayun mga idol, na-install na natin yung bago nating diaphragm. Sana maging maayos naman yung performance nya. Tapos ano, sana walang problema. Since ano lang sya, repair kit na aftermarket. So sana maging ayos naman yung function nya. Then yung sa ating ano, air filter, na palitan na rin natin. So ang isa lang magiging issue mo sa aftermarket na air filter mga paps is medyo hindi siya ganun ka-fit sa ating ano, sa ating airbox. So wala namang magiging problema kasi konting himas lang mapapagkasya mo rin. Pero hindi naman siya ganun ka ano, totally not fit dun sa ano, sa ating airbox. Medyo my experience mo lang, medyo mahirap siyang ilagay kapag aftermarket na air filter. So okay naman, nasara ko naman siya ng maayos. So ayan, so that's it for tonight mga paps. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Kung bago kayo sa aking channel, huwag niyong kalilimutang mag-like, share and subscribe at pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. This is G Rider, ride safe, peace.